So, kumusta kayo mga ka-hunter? Muli nagbabalik, Mr. Crypto Hunter. So, maikli lang to guys. Update ko lang kayo dito kay Maya. Mas kilala natin sa tawag na pay Maya dati. Kasi nag-update na siya. Actually, hindi ko siya ginagamit ng matagal. So, ngayon ko lang uli siya nagamit. So, puntahan natin si Maya. So, dito sa aking Maya account. Kung mapapansin nyo, meron na palang crypto rito. Pwede na pala siyang gamitan. O pwede tayong makabili dito ng mga cryptocurrency, no? Kasi ngayon ko lang uli siya nagamit, kaya nagtaka lang ako. So dito pwede na pala tayo bumili rito ng Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Polkadot, Polygon, Chainlink, Cardano, Solana at iba pang mga uri ng cryptocurrency. So napansin ko lang dito guys, okay naman, mas mataas nga lang yung price value niya kumpara sa ibang mga digital platform account like Binance o digital wallet account. So, magkakaiba sila ng presyo like ni CoinsPH. So, dito mas mataas ng konti yung value niya. So, pero at least okay na rin guys. Kung nagsisimula kang mag-invest dito sa cryptocurrency, at kung gusto mong makapagsimula agad, dito pwede kang bumili. So maganda pa rito guys kay Maya. Kanina nagload ako ng at least 50 pesos. Ayan o, 32 minutes ago. Nagload lang ako ng 50 pesos. Nag-go 50. At na-receive ko agad yung voucher niya. So naka-receive agad ako ng voucher. So dito sa voucher na 20 pesos cashback. So i-claim natin yan. Magkano ba yung pera natin dito? Check natin pera natin. So meron tayong 8 pesos. Subukan natin i-claim. So yan, claim natin. Claim. So ayan, complete. Back natin. So, ayan, na-claim na natin. So, dito guys, marami na ako na-claim na mga voucher dito. At magaganda, kapag naglo-load ako, nakakatanggap ako ng mga cashback. So, mas maganda to kumpara ka dun kay GCash. Kasi kay GCash, hindi pa ako nakakatanggap ng mga cashback na ganito eh. So, yung mga freebies nila. Tapos, ang pangit pa, puro update. So, kanya-kanya naman tayo ng ano guys, ha? Yun lang yung ano ko kay GCash tsaka kay Globe One. So ayun, tingnan natin to sa ating profile. So ayun, naging 28 na uli yung ating pera dito. At yan, pwede natin ibili ng crypto yan. So subukan natin bumili. Mag-buy tayo ng crypto. So anong bibili natin guys? Tingnan natin yung meron ba silang XRP. So, yung mura-mura lang, yung cash lang doon sa 28 pesos natin. So wala. Itong Dogecoin, subukan natin to. So itong Dogecoin is 5 pesos lang eh, 5.59. So buy crypto tayo, Dogecoin. Yung Dogecoin. So wait lang guys, medyo mabagal kasi yung signal ko eh, hindi nagbabasa. So try natin bumili. Yan, so yan, 5 Dogecoin bibili natin sa halagang 27.95. So di ba meron tayong 28 pesos dito. So continue lang natin. So magiging fee natin is 27.95. So at magkakaroon tayo ng 5 Dogecoin. So pay lang natin, click natin yung pay. So yan, dan lang natin. So yan, meron na tayong Dogecoin. So nakabili na tayo. Click lang natin yung Dogecoin. So makikita natin dito yung current price niya, 26.40.
yung nabili natin, yung total cost is 27.95. So guys, dito pala sa cryptocurrency, kapag tumataas yung asset mo, possible na tumaas din yung pera mo. So kapag bumagsak siya, babagsak din yung pera mo. Pero yung value ng Dogecoin is same pa rin, 5 Dogecoin pa rin. So tingnan natin yung galawan ni Dogecoin sa mga nakalipas na oras, araw. So click nyo lang tong about the asset. Dito makikita nyo yung galawan niya sa mga nakalipas na oras, araw, buwan, at taon. So yun yung mga galawan niya ng mga nakaraan. So 1 hour. So yun. Mas bumaba pa pala siya nung nakaraan. So nung 1 day, check natin. 1 week. So nung mga nakaraan pa. So all. So napakababa lang ni Dogecoin, 0.01. At yung pinaka all-time high niya is 30.60. So ganun, kapag tumaas yan ng 30.60 ulit, i-times mo lang yung 5 asset mo. 5 Dogecoin times 30.60. So magkano na yan? So tumaas yung pera mo. So ganun yung pag-i-invest dito kay cryptocurrency. So kapag mag-i-invest nga pala kayo, lalo na dun sa mga baguhan, ay ang mare-recommend ko, ang gagamitin yung pera is yung hindi na talaga kailangan. So yung perang kaya nyong mawala sa inyo. Kasi dito sa pag-i-invest dito guys ay take your own risk nga, sabi nga nila. At gumawa rin kayo ng research or do your own research sa mga cryptocurrency na pag-i-investan nyo. So yun guys, yun lang ang kagandahan lang dito kay Maya, pwede na yung sa cryptocurrency. So ang maganda nun guys, voucher lang yung ginamit ko. So galing din yung kay PayMaya, cashback lang yun sa pagbili ko ng loan. So diba, pwede na natin invest dito sa cryptocurrency. So ano kayang maisasuggest nyo guys sa akin, kung ano bang mas maganda na pag-investan dito sa cryptocurrency. So pa-comment na lang sa baba guys, para maisuggest din natin sa ibang mga nanonood pa. At sa mga hindi pa doon nakasubscribe sa aking munting YouTube channel, ay huwag nyo sanang kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para ma-update ko pa kayo sa mga susunod ko pang mga video. So muli, maraming salamat sa inyo mga ka-hunter. Mag-ingat kayo palagi.